So ito na yung second day namin guys, mga mamatsir. So career guidance, employment coaching. So after natin na na-interview yung mga bata, so ito na yung following day. So meron silang coaching from Public Employment Service Office or yung PESO natin. Kasama natin si Ma'am Venus at saka yung iba nating mga kasama sa LGU unit. At yung ibang kaguruan, kasama rin natin ang ating school principal. Yan, kasama po natin. At ang ilang mga teacher. Sa puso at sa isip na ating matututunan ay magbibigay pag-asa para sa kinabukasan na gusto nating marating. So inaasahan ko ang inyong pakikinig na mahusay at sana ay maging makaguluhan ang activity na ito. So kahapon, isinagawa natin yung job mock-up interview kung saan na naranasan ninyo yung actual na senaryo kung paano kayo tatayo sa harapan ng target employer ninyo. So ngayon naman ay bibigyan liwanag ng ating mga speakers ano-ano ang dapat nating ihanda at medyo media panel. First to our visitors for today's activity, no? Ikalawang beses ko pong nakita si Ma'am Venus Cliove, our Public Employment Service Office Manager. And of course, from Quezon Provincial Office, Ma'am Florita Santa Mena. Ma'am, thank you so much po sa pagpunta dito. Talaga naman pong naglaan kayo ng panahon, dalawang araw pa. This afternoon at bukas po umaga. Ayan. So, kay Sir, ang ating two MTs, Master Teachers, si Dr. Albert. Tapos, of course, it's essential to keep your future goals in mind. Ano ba ang goal natin sa buhay? While your education is a crucial aspect of your career, it's equally important to have a clear idea para maging maliwanag. Ano yung career of your career? Sa pangunan po ng ating provincial peso officer, Ma'am Florita Santa Mena, at sa kanyang mga kasamahan, sa pag-peso officer, Ma'am Venus Cliove, at sa kanyang kasama. Sa ating pong PSDS, pagkapatulad po siya dito, kay Sir Cito Dines Reyes, malamang na may malagaling dinadala. Pagkakataong ipinigay sa ating ngayon araw nito ng ating Municipal Peso Officer sa pagpag-ugnayan sa Provincial Peso Office. Kaya palakpakan po natin sila. Enjoy nyo lang ngayong araw na ito ang pakikinig at dapat maging excited kayo sa inyong mga makikinig at dapat maging empowered sa Provincial Office ng Peso, si Ma'am Penny at si Ate Eka. At ang aming pong isa po sa aming mga kasamahan sa Peso ng Buena Vista, si Ate Early. Ate, magandang hapon. Sa lahat po ng pamunuan, mga guro, na teaching and non-teaching staff ng Buena Vista National High School, and of course, sa inyong lahat ng mga mag-aaral, isang maganda at mapagpalang hapon sa aming lahat. Ayun. Ang aming pong nakalagay sa program, ako po'y mag-i-intro lang ng speaker. Pero along the way, napag-isipan po namin ni Ate Penny na hatiin yung topic. Kaya hindi ko na lang, maya-maya ko po introduce. Masasabihin ko na kayo ng kaunti. Ano? Pero bago ko itapik yung peso, hayaan nyo, kwentuhan ko kayo ng konti. Okay lang ba? Okay. Kahit silang mga 30 minutes and 5 hours. Okay lang? Ayan. Pero, tingnan nyo muna yung katabi nyo. Hanap kayo ng partner. Diba? Sabihin mo sa partner mo, masaya ako ngayon. Nakatabi kita?
ano, konting kwento. Tapos na. Magmaksal, maninyong araw, nandun ka na sa, ano yun, yung nakikita na lang yung lapidan mo doon sa cemetery. Panganan, Venus, Cleope. 1977 to ganyan. Anong sasabihin? Sino yan? Hindi ba na, ano na, hindi ba na alam? Anong, kasi yung buhay simple lang, ang itself. Birthday and death, ano, death date mo, ang nasa gitna lang nun ay simple dash. And that simple dash represent how you live your life. Diba? Sabi nga eh, hindi natin kasalanan kung mahirap yung magulang natin. Hindi natin kasalanan kung ito lang yung kaya ibigay nila. But if you're given a chance to live at least 70, 80 years old, at mahirap pa pa rin, kasalanan mo na. Because that simple dash that was given to you, hindi mo ginagawa. Kailan natin mamatay ng mayaman? So diba? I'm happy and grateful and blessed that I was able to go back. Kailan maging happy? So yeah, kita nyo naman ang ating bisita pang ang ating mga bisita pa magpapamerienda. Yan, thank you Guno. Sige Bunso, pasok na iba. Thank you. Dapat meron tayong learning ability. Ito yung learning ability. Lahat ng pababayon. Ganun din sa amin pag nagtatrabaho, pag palaging upset, meron kami na mamaya pag sobra na sa eh, pagkain na sila, oh. Salamat po. May libre, may palibre silang tinapay ang ating mga LGU. Yung mga wala pa baka alright, so ayan, mag-interview tayo ngayon ng dalawang estudyante kung ano ba yung natutunan nila dun sa ating career guidance and employment coaching na ginanap kanina. So meron ako rito, kasama ko po si si Mr. Andre and Miss Orphanel. So tatanungin natin sila isa-isa. So ayan, interviewin na natin ngayon si Mr. Andre kung ano ba yung natutunan niya dito sa ating career guidance and employment coaching. So ano nga po ba yung natutunan niyo? Para po sa akin, isang oportunidad po, isang opportunity ang kasama sa kanitong seminar, which is Career Guidance and Employment Coaching. At isa sa mga pinakang natutunan ko dito ay ang mga iba't ibang kwento na makukuha natin ng inspirasyon. Dito sa mga kwento na ito, nagsilbi itong sa data ng mga katulad kong estudyante dahil ako ay may pangarap. Tayong lahat ay may pangarap na kailangan nating abutin. At ilan na dito sa mga nabanggit sa career guidance na ito ay ang kung ano nga ba ang mga nangyayari sa actual workplace. And pinahalagan doon yung oras at yung kahalagahan ng pagtatrabaho, kahalagahan ng pag-adjust, kahalagahan ng pagkatuto. Hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay natin, kundi pati sa sarili natin. Dahil ang pagkatuto ay walang katapusan at ito ay ating plugging
mararanasan sa pang-araw-araw na buhay natin at para na rin ibahagi natin sa iba. At I would like to quote, when something enough is important, you have to do it even if the odds are not in your favor. Thank you. All right, so maraming salamat, Andre. Alright, so kasama naman natin ngayon si Ms. J, si Orphanel, tama ba? Yes, sir. So ano naman po yung natutunan nyo sa ating career guidance sa employment coaching? Doon po sa career guidance work, career guidance employment, natutunan ko po yung, mas napalawak pa po yung halaman ko pagdating sa work ethics. Doon sa kung ano ba yung totoo nangyayari sa workplace, na pag ikaw ay naghanap, pag ikaw ay nasa trabaho na talaga. And then, natutunan ko din po doon yung mga different attitudes, mga kung ano dapat yung attitudes mo towards sa coworkers mo, sa boss mo, gano'n. Alright, so maraming salamat at alam ko malaki yung naging tulong, ano, nagkaroon tayo ng employment coaching. So at least sa susunod, I think in the future, mas alam nyo na kung paano sila yung ma-manage. May idea na kayo, no? Yes, sir. So maraming salamat sa inyong dalawa. Kay Orphanel at saka kay Andre, thank you so much. And yun. Bye-bye. Thank you.